Friday morning. So welcome back to my channel. Balik tayo sa daan. So ayun nga, nakakalabas na ulit dito sa UAE. Nag-lift na sila ng movement restrictions. So ito, lumabas tayo. At ewan ko kung saan mapunta. Bahala na. Nandito pa rin tayo sa loob ng Sharjah, pero palabas tayo na pupunta tayong Dubai side. Tapos tingnan natin kung saan tayo mapupunta. So dahil nga nag-lift na sila ng mga movement restrictions sa buong UAE, mas nakakagalaw na yung mga tao ng mas maluwag. Hindi na kailangan ng mga permit para sa paglabas nila o sa paglabas namin dito. At kung dati nahihirapan tayong lumabas kasi 6 o'clock ng umaga, sobrang init na. Ngayon makakalabas ka ng 4 o'clock ang gusto mong magbike. Ngayon lumabas lang tayo ng medyo late pa ulit. Lumabas tayo ng 5:30 kasi sakto lang yun. Medyo makulimlim pa at sakto lang yung oras. Ito din naman yung ruta natin dati. Yun nga lang, dito tayo dumadaan pa uwi. Or dun sa kabilang side. So pag Friday, kung di running yung ginagawa ng mga tao, andun, kung di football yung ginagawa ng mga tao, ayun, merong mga open space kung saan sila pwedeng maglaro ng cricket. So good Friday ulit mga ka-Ramsey. Good Friday morning mga kapadyak. So balik tayo sa daan, bike ride tayo ngayon, solo ulit. Pero okay lang yan, susunod. Try na natin mag-join sa mga grupo ng mga folding biker. Or kahit hindi folding biker, basta yung group ng mga nagbabike every Friday. Try natin next Friday since pwede na ngang lumabas ng kahit anong oras. So try natin mag-ride out ng maaga. I-meet natin sila banda sa may Dubai side. And then join tayo sa ride nila. So ngayon, bike. So ngayon, solo ride muna tayo ulit. Dito muna ako pupunta sa Ma'am Sar. Yun o, ayos o. Punta sila ng Ma'am Sar. Mga naka-scooter, electric scooter. Panalo. So pag Friday, marami talagang pumupunta dito. Tulad ng mga nag-scooter, naka-folding bike, naka-mountain bike. So ito siguro yung route natin ngayon. Tayo sa bridge papuntang Ma'am Sar. So maraming dumadaang tumatawid dito, taxi, bus.
So laging ingat pag dadaan tayo sa mga ganitong lugar. Dito marami namang papasok kaya tingin-tingin din bago lumiko. Ngayon sabi ko cricket sila sa ngayon sabi ko lagi sila nagki-cricket sa mga open space every Friday. So ito yung normal na Friday dito sa Dubai o sa UAE. Walang masyadong sasakyan, walang masyadong tao. Kaya nung nag-lockdown, nung nagkaroon ng mga movement restrictions, mas lalong wala akong makikita sasakyan masyado at mas onti yung tao. So ngayon na nag-lift na sila ng mga restrictions. Ayan, nakakalabas na sila. May nagja-jogging, may nagki-cricket. Galing na tayo dito dati. So, dati mas unti yung tao. Ngayon, mas marami na. Dahil, mas okay na gumagalaw. So, ikot-ikot lang tayo dito. Ayun o, daming biker. Daming. Mas masaya na ngayon. Yun nga lang, nakatakot pa din. Kasi hindi pa din susuot ng mas yung iba. So ayan, yung mga naliligo na sa beach. Kaya masaya. So hindi tayo dyan sa running track, dito tayo sa bike track. Ito ang El Mamsar Beach. No more movement restrictions. So mas nakakagalaw na yung mga tao, pamilya, barkada.
morning, sir. So, yun lang yung masaya pag yun lang yung masaya sa cycling din minsan pagka may makasalubong kang siklista. Hindi mo na rin maiwasan. Good morning. Bati ka lang. Kung meron kang bell sa bike mo, mag-bell ka lang. Bell back sila. Kung meron kang pot-pot katulad ni Sir Ian Howe, ipot-pot mo lang. Babalikan ka naman nila kahit bell o kaway lang. Walang suplado. So, walang siklistang suplado. Pag nagkasalubungan kayo sa daan, batian na lang kayo. Kaya masaya. Tingnan nga natin itong salubong natin kung babate. Morning, sir. Diba? Ano ba 'tong mga siklista? Kahit hindi kayo magkakilala, basta meron kayong dalawang gulong. Para kayong magkakilala, parang nag-meet na kayo kanina. So shout out dun sa unang dalawang nakasalubong natin at shout out din dun sa pangalawang dalawa na nakasalubong natin. Paligo. So dito naman yung area kung saan nag-fishing yung mga tao.
kaunting tao dito. More on fishers. So kung maunong ka ng isda, may equipment ka dito, pwede. Pag uwi mo, may ulam ka na. Guys, yun na tayo magtatagal ng Almamsar Beach. Talagang dinaan lang natin siya. Tinignan natin kung ano yung lagay niya pag Friday. Kasi first time ko magpunta dito ng Friday. So maraming tao, maraming namamangka, maraming nag-swimming, marami rin nagbabike. Kita nyo naman, madami tayo nakasalubong na kapadyak natin na binati tayo. Binati rin natin sila. Ganun talaga pag siklisa, di ba? So exit tayo ng Almamsar at tignan nga natin yung route papunta ng Deira or papuntang Alriga para sa susunod nating ride. So guys, exit tayo ng Almamsar at hanapin natin yung magandang route papuntang Deira para kung makasama man tayo sa mga susunod sa ride ng mga taga Deira, at least alam natin yung daan para hindi tayo magkandaligaw. So hindi tayo magtatagal dito sa Almamsar. Exit tayo at ayun, hanapin natin yung daan punta doon. Roadies, punta pala natin itong main entrance ng Almamsar Beach Park para malaman nyo rin yung papasok. So nakita ko may mga siklistang pumasok dito, baka pwede naman, iikot lang naman, tapos exit na din tayo. So ito yung Almamsar Beach Park. So ito yung may entrance na 5 dirham. Andun yung entrance, pasok kayo, pwede kayo mag picnic sa loob. Pero observe pa din yung social distancing. So hindi ko alam kung anong oras nag-open yun. Pero sa umaga karamihan makikita mo nandun sa open beach yung dinaan natin kanina. Entrance ng Almamsar Beach Park. Bigyan ko kayo ng update, di na tayo papasok doon. Wala din naman pala. Sabi lang, wear your face mask, observe social distancing, mga reminders lang. Pero mukhang close pa. Ito yung mahirap pag wala kang kagrupo, tapos wala kang masyadong plano. Labas ka lang ng bahay, ride ka ng bike mo, punta ka saan saan. Pero masaya, no pressure, ikaw lang mag-ise. Bicycle not allowed? Can I go inside? There's a sign. So I can go, huh? I can go, no? Inside, not allowed. Oh, wait. Oh, this one. This area. Oh, okay. Thank you, bye. So hindi mo pala yung Almamsar, meron pa palang gantong area. So
lang tayo dito, ikutan lang natin kung anong meron. Mukhang hindi tayo makakalis ng almamsal, mukhang mag-enjoy lang tayo dito. Pwede lang maligo, maliligo ka. Morning, sir. Morning, sir. Yun lang. Nasira na yung shades ko. Sa sobrang init, parang yung pinaka first layer nung lens niya nagtuklapan na. Nakakaduling na gamitin. Iwan ko kung kita. So guys, hindi ko na siguro muna check out yung daan papuntang Deira. Mukhang madali lang naman siya papuntang Deira mula sa amin. Naikot natin yung Mamsar. Actually, meron pa nga dito. Dito na lang tayo, tapos hindi na tayo magpapaabot ng tanghali kasi yung weather iba na. Init na masyado. At di tayo pwede magpaabot hanggang 9 kasi yung 9 o'clock na yan, sobrang init na yan. Siguro 9 o'clock papalo na siya ng mga around 37 to 38. So tuloy lang natin yung ride natin dito and then cut natin, uwi tayo. Planuhin na lang natin sa ibang araw yung paghanap natin ng way papuntang Deira. Dali lang naman yun at masaagahan ko na lang. Ang maganda ngayon na check out natin yung Almamsar Beach, open na talaga siya, marami ng tao, medyo konting ingat lang. Observe lang kayo ng social distancing. Tsaka yung mga PPEs gamitin nyo pagka hindi nyo naman kailangan mag-exercise. So, actually ngayon, hindi ko alam kung Almamsar Beach pa ba ito. So, ginawa kasi natin parang umikot lang tayo. Ah, okay. So, umikot nga lang tayo. Paikot lang pala siya talaga.
dito tayo nang galing kanina eh. Tapos dumiretso tayo dun. Tapos parang hindi siya straight, parang para siyang paliko lang pabalik dito. So okay na din para sa araw na to. Okay na din para sa ride natin. So hindi naman tayo hardcore na rider, no. Chill ride lang tayo. Sinasama lang natin ng vlog para meron naman tayong memories kada bike natin, kada ride ng bike natin. So yun, sana nga next Friday matuloy tayo dun sa pag-join sa ride ng mga taga-Deira. I-meet natin sila. So bago man lang magka-uwian, na-meet natin yung grupo na yun o yung ibang grupo, like yung mga, so kahit anong cyclist group, kung hanggat maaari pwede tayong maka-join sa ride nila. Jo-join tayo sa ride nila. Try natin bago talagang makauwi na. So ayun nga, di natin alam kung kailan tayo makakauwi ko. So sinusulit lang natin yung remaining days natin na nakakapag-bike tayo or nakakapag-gala tayo gamit yung bike dito sa Dubai or sa UAE. Kaya kung may pagkakataon, sinusubukan kong mag-ride. Kaya kahit solo lang, basta kahit pa paano makapag-ride, kasi sayang din naman. Kung makakabalik man tayo, hindi natin alam kung kailan, kung paano. So, ito, sulit naman, kahit pa paano. So guys, ride out tayo dito sa Mamsar. Hindi tayo papatagal kasi sobrang init na din. Hindi naman sobra, pero mainit na sa gantong oras. Hindi ko na-check kung anong oras ngayon eh. Pero medyo mainit-init na, nararamdaman ko na. At hindi na natin tutuloy muna yung pag-check nung daan papuntang Deira ulit. So balik tayo sa daan next time. So ulit, ito ulit yung Almam Sir. So check out nyo, open na siya. Masaya na mag-ride, masaya na tumambay. Pamilya, barkada, okay lang. So ito muna yung ride natin ngayon. So kung nagustuhan yung short video, hindi masyadong malayong ride, short ride lang tayo, chill ride lang tayo. So dito sa Ram TV pag nagbabike vlog tayo, hindi natin masyadong ginagawang komplikado. Kung yung gandun lang sa kaya natin, since naka folding bike nga tayo, dito masyadong malayuan, hindi siya pang long ride, short ride lang siya. Pwede rin long ride, depende sa lakas nung nagdadala. So ako, hindi ako masyadong nagbabike mga nakarang araw, mga nakarang linggo. So ngayon lang. So balikan na lang natin to. Hopefully kasama yung wife ko. And check natin yung ibang ride soon. Alis tayo ng maaga sa bahay para hindi masyadong mainit. So kahit pala umalis tayo ng 5:30 kanina, abutan tayo ng ganito kainit. So hanggang dun lang muna guys. Mga Ramshies. At saka sa mga kapadyak natin dyan. So kung nagustuhan nyo yung maiksing ride ko, pakilike na lang yung video. Comment nyo sa baba kung masyado bang maiksi, kailangan ko bang dagdagan, or sakto lang yung ginawa kong ride. At syempre kung gusto nyo ulit makakita ng iba pang video, subscribe na lang kayo and hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga i-upload ko. So ito ulit si Ram ng Ram TV. Ride out ako dito. Uwi na ako sa bahay. Init na. So let's go guys. Ride out tayo. Uwi na tayo sa bahay. So ang kamote ko, yung may nakausap ko kaninang solo rider, doon lang siya banda sa area namin sa Muhais na. Nga lang, hindi ko kinuha yung number. Para sana pag may ride siya, kasi madalas solo lang siya eh. So para sana kung may ride siya, makikisabay na lang sana ako para meron din akong kasama na taga-Alnada, kasi bihira akong makakita ng biker na taga-Alnada, hindi ako makasabay. Yun, lesson learned. Next time pag may makausap kang biker na malapit sa'yo, lalo na malapit sa'yo, i-approach mo na, kunin mo na yung number. Nakalimutan ko. So shout out dun kay sir na naka mountain bike kanina kung saan ako huminto dun sa extension ng Almamsar Beach. Morning sir. Kung mapanood mo yung video ko sir, bigyan mo yung number mo at sana one time mag-ride tayo eh. Ewan ko ba, ba't di ko kinuha yung number mo. Sana mag-abot tayo dyan sa Mamsar minsan.
approaching ulit tayo dun sa bridge na dinaanan natin kanina papunta sa Mamsar. Ngayon pabalik naman tayo ng Alnada area. Napansin lang ako na yung mga sign nila dati na stay home, stay safe, ngayon nakalagay na is hashtag we are all responsible. So parang sinabi nila na nilift na namin yung restrictions, pwede nyo nang gawin yung mga normal activities nyo, pero dapat maging responsable kayo. So parang we are all responsible, na parang ayun nga sa parang sinasabi lang sa iyo na sundin mo pa rin yung mga bagay na ikabubuti mo or makabubuti sa iyo. Like pwede ka na lumabas, pero at least sana nakamask ka. Optional yung gloves. Gusto mo mag face shields ka din or goggles. Basta for your protection naman yun. Hindi naman yun ipagbabawal. So mas ma-appreciate pa nila yun kasi nakikipag-cooperate ka sa gusto ng gobyerno. So shoutout sa mga residente ng Dubai, ng Sharjah, Abu Dhabi, UAE, kabuuan ng UAE, shoutout sa inyo lahat. We are all responsible, so pwede pa rin nating sabing stay safe dahil para sa inyo naman yun, kaya sinabing we are in this together. Wow! So doon na lang makapasana all ka, no? Sana all sumunod. Kasi yung iba wala silang pakialam eh. So wala silang pakialam sa sarili nila. Sana may pakialam na lang sila sa iba para hindi sila makakaabala. Lalo na yung mga taong pilit umiiwas. Pilit nagpapaka-safe pero hindi nila magawa kasi kagagawa ng iba. So tama muna yung kuda. Paakyat to. Tatawin ko lang yung bridge tapos see you sa kabilang side. Ang daming kumikinang sa sahig, ang daming bubo. Sana hindi ako mabutasan. Chill lang. Guys, dito palusong naman natin. Pag nakit dito, palusong na. So talagang chill. Shoutout ulit kay Dominic Aquino. So sabi ko nga walang practice, so kailangan relax lang. So shout out sa mga nanonood pa rin ng vlog ko, sa mga sumusubaybay sa channel ko. Shout out kay Monica Flores na nagmagic ng resibo. Pin mo yung cash niya naging resibo. So yung natural na magicero, walang halong daya yon. So guys, ngayon gumagamit tayo ng sinasabi nilang yung tinatawag ni Mr. Ian Howe. Shout out Ian Howe.
isang tinatawag nilang pinagbabawal na technique. Gaya nga sabi nila Ian Hao at saka yung mga grupo niya, nag-ride sila at di na nila kaya. Ginagamit nila ng maiwagang technique, which is sinasakay sila ng ano, sinasakay na nila yung bike nila kasi minsan malayo talaga yung ride nila. Pero sa akin, yung maiwagang technique na ginawa ko, shortcut dito, shortcut doon kung saan malilim kasi sobrang init talaga. At hanggat maaari, makauwi ako ng bahay before 9 o'clock. So wala pa sigurong 9 o'clock. So yun nga, sana pag makauwi tayo ng Pinas, maka-join tayo sa mga long rides nila. At alam ko na pag sumali ka sa kanila, kampante yung ride mo, kwela yung ride mo, at hindi ka maliligaw. Kung magkaroon man ng maiwagang technique dun sa ride na yon, okay lang yon kasi may bus naman nila yon, idea naman nila yon. Kung nagustuhan nyo yung video, ulit kung nagustuhan nyo yung video, para sa newbie na katulad ko pagdating sa bike at saka sa vlogging, paki-like na lang. At kung may comment kayo, comment lang kayo sa baba. At syempre huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe and mag-hit ng notification bell para sa mga susunod na video. So yun nga, kung nagustuhan nyo yung simpleng video ko, yung bike ride ko, bike vlog ko, so paki-hit na lang yung like sa baba. Kung may comment kayo, kung masyado bang short yung short ride ko, kung meron bang kayong gustong ipa-check out sa akin na pwede kong puntahan lang naka-bike, so paki-comment na lang sa baba. So maraming salamat sa pagsubaybay, sa pag-stay. Huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe and mag-hit ng notification bell para update kayo sa mga next video. So para sa akin, kung meron man nanonood o wala, tuloy ko lang itong vlog ko dahil alam ko one day mag-grow tayo. So guys, dumating tayo sa bahay around 7:20. Di pa pala ganun ka late. Medyo maaga pa. 7:20 maaga pa yun. Yun, mahigin na rin yun kaysa late na tayo uwi. So yun, huwag nyo kalimutan like yung video and subscribe and hit the notification bell. Comment kayo sa baba. See you sa next vlog.